Radyo Agila sa Amerika at syempre, ako pa rin, si Don Orozco. Wala namang pagbabago dahil sa kung nakikita niyo po ako sa screen, aba makikita niyo walang pagbabago. Makinis na makinis pa rin ang ulo. At syempre, kasama natin itong sabi nga natin isang napakagandang immigrant story, isang napakagandang rags to riches story, si Ms. Nimfa Yamsuan-Gamez. Maraming nagtatanong bakit nung una ay inintroduce ko, Juanita. Kasi talagang yun ang kanyang buong pangalan, Juanita Nimfa Yamsuan-Gamez. Yun pong Juanita sa Philippines, sa Pilipinas, ay yan, tayo, nakikinig sa'yo sa Luzon, Visayas at Mindanao, yung Juanita ang kanyang talagang parang pangalan sa mga kababayan natin dyan. Pero nung nandito na, mas nagamit po niya yung kanyang name na Nimfa. At syempre, dahil sa yung kanyang pangalan sa pagkadalaga, gusto naman niyang sabi nga nung tatay niya sa aming pakikipagkwentuhan sabi niya, kailangan malaman rin ng iyong mga kaibigan na yamsuan ka. Dahil sa, well, let us all be proud. Kaya katulad ako, ginagamit ko rin yan. So, Nimfa, alam ko, hindi lang politika ang iyong involvement. More so, meron kang community involvement. So, sabi nga natin kanina, earlier, dun sa ating programa, yung sinet up mong Mission Hope para dun sa school na mga disabled na alam po ninyo nakatutuwa, ano? Dahil sa almost 400 ang beneficiary niya every year, no po? Doon sa kanyang mga locations nung kanyang day program for the disabled. Kaya nga siya ay kinikilala ng ilang mga government officials doon sa kanyang mga ginagawa. At mapunta naman tayo ngayon sa community involvement. Nimfa, so far, ano ba ang iyong involvement ngayon sa community? Gusto ko lang munang sabihin na yung mga anak ko, nung minomotivate ko sila na mag-aral, sinasabi ko na kailangan matas para ma-multiply nila yung sarili nila. Kasi binigyan sila ng gift na matatalino, di ba? Kompleto. Yung iba, pilay, bulag, bingi, sila kompleto. So kailangan may responsibility tayo na we make the best of ourselves para makatulong tayo sa nakararami. So dumating na yung point na naiangat ko na yung pamilya ko, so dapat naman tumulong din ako sa mga mas nangangailangan, di ba? So that's my reason for community involvement. So ngayon, meron akong church community, tapos yun nga yung I'm a board member of West Bay. That's an organization that I so love and want to promote because sa San Francisco, ang recipient noon, yung mga anak na mga nagtatrabaho, mga Filipino American, saka minsan may Latino, na nagtatrabaho sa San Francisco, pag uwi nila, wala yung magulang. So ito, parang after school program, na habang wala pa yung parents sila, meron silang mapupuntahan. So hindi sila, they won't go wayward. So to me, that's a very good service. At saka yung, meron akong Caring Hearts Foundation. Yan. Yun naman. Yan ang gusto mo aking malaman, ano? Yung Caring Hearts Foundation na yan. Sige. Tumutulong ano ang Pilipinas. Ginagawa nito? Oo, tumutulong ako sa mga taga-Pilipinas, yung mga nangangailangan tulong. Nagpapadala sa akin ng message sa messenger na kung ano yung kailangan nila. Halimbawa, namatayan sila, wala silang pampalibing, o may cancer, walang pangbayad sa chemotherapy, o gustong mag-aral, o nitong bumagyo, nasira yung mga bahay. So, yun ang mga projects na na tinutulungan ko. At saka yung gustong, sabi ko, basta magbigay lang ng proposal, meron ako microfinancing para sa mga small home businesses. So, merong gustong magtayo ng poultry, pwede rin pagkakitahan. So, binigyan ko ng pera yun. At saka yung bumili ng tricycle, bumili ng jeep, yung ganon. So, marami akong natutulungan na
I'd rather na hindi ako maano na bumili ng kung ano-anong gamit, you know, alahas. I'd rather donate to people who are in need. At saka nagpa-fundraising din ako. Nagkakaroon kami ng fundraising events para dagdag na tulong doon sa mga gusto naming tulong. Nimfa, when was the last time you were in the Philippines? I'm sorry to cut you. Kasi ang alam ko, you were part of the delegation that went to the Philippines together with the San Francisco Mayor Ed Lee. Yeah. Actually, with Mayor Willie Brown nung last na ano. Oh, at saka si Ed Lee din. Yun yung San Francisco Manila Cities. So, nag-join din ako noon. Tinatamaan namin yung magkaroon ng communication among business people from here and business people in the Philippines para magkaroon ng connection. Okay. So, ngayon ay patuloy rin yung ties pagdating dun sa mga ganong bagay. Yung pagtutulong sa sino naman ang iyong mga nakakasama sa mga pagkakataong yan. Is it another organization that you are a part of? Yun, sumasali lang ako doon sa San Francisco, Manila Sister Cities, led by my commander, si Carmen Colette. So, gusto naming magkaroon ng, parang ina-advertise natin yung culture ng Pilipinas para maging tourist destination at saka business destination. Kung sa investors, you know? Yung mayor ng San Francisco. So, yun ang tulong bigay namin sa, lalo na sa Manila. Saka sa other, the Philippines. Kasi nagtutulong kami. So, when was the last time you were in Manila? I'm sorry. Ito recently, mga almost 2 years ago. Kasama ko year and a half ago. Tapos, mga 2 years ago, kasama ko yung, nagkaroon kami ng reunion. Yung Philippine Science High School. Batch reunion. Ang bus tour. So, from Luzon, Ilocos, down to South, you know, nakapunta kami for the first time. Nakapunta ako ng mga provinces na hindi ko pa napupuntahan. So, you were there for a longer period of time, ha? Huh? Yeah, oo. Mga 3 weeks ako nandoon. Oh, okay. And so far, sa sabi nga natin, ano, itong ating si Nimfa, yung kanyang community involvement ay marere-emphasize natin sa pamamagitan nga ng mga pangangailangan na kakailanganin natin, ipapaano natin siya kokontakin. Pag-uusapan natin yan, ano, magkakaroon lang muna tayo ng isang short break.